Maganda man ang ipinakita ng Gilas Pilipinas sa naging laban nila kontra sa Lebanon para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi pa rin ito naging sapat para manalo sa home team. Narito ang report ni Dex Agustini. Lumaban kanina umaga ang pambato ng bansa ng Gilas Pilipinas kontra sa koponan ng Lebanon para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Beirut. Pinangunahan ito ng NBA star ni Jordan Clarkson at 7'2 Kai Soto, kasama ang iba pang mga players mula sa PBA at iba pang amateur players mula sa collegiate basketball. Sa kabila ng ganda na ipinakita ng laban ng koponan, tila pinagkaitan ng Lebanon na Pilipinas ng pagkapanalo dahilan upang magwagi ang host country 85-81. Para naman sa former PBA head coach na si Louis Alas, bagamat nabigo ang Pilipinas, nakita niya pa din kung gaano kagutom ang Gilas para ipanalo ang bansa. Talagang makikita mo sa face ng lahat ng players natin na gustong manalo. Talagang andun yung we want it. Kaya lang, very evident din yung length ng preparation, which is makikita mo yung chemistry natin na nag-result ng 20 turnovers. Pag ganyan, mahirap kang manalo, lalong-lalo na possession game yan, and you gave up 20 more possessions sa opponent. Nagtala ang Pilipinas ng 21 turnovers, isa sa malaking hadlang upang makamit ang pagkapanalo. Gayunpaman, nagpakita ng Gilas pa din si Jordan Clarkson sa kanyang FIBA debut na nagbigay ng 27 points, 7 assists at 6 rebounds sa koponan. Dagdag ni Alas, malaki ang naging tulong ng NBA star upang palakasin ang kumpiyansa ng koponan. Gustong-gusto siya ng local, which is yun naman yung importante. Hindi ka makakakita ng ganung yung status niya sa NBA, tapos gustong-gusto ka ng mga teammates mo. Sa chemistry, napaka-importante no na talagang gustong-gusto niyo yung isa't isa. Namangha din ang former PBA coach sa ipinakita ni Kai Soto na tumirada ng 10 points, 8 rebounds at 2 blocks. With Kai Soto, wow. I really impressed with the way he played also. At sabi ko nga, dagdag lang ng panahon sa preparation, yung turnovers na nakuha natin, siguro mababa mo lang ng 12 and 12 down yan. You have a good chance kahit kaninong teams. Mula sa naging pagkatalo, naniniwala si Alas na babawi ang Gilas sa kanilang laban kontra sa Saudi. Ako, sasabihin ko na the way they played, ma-minimize lang yung turnovers. Double figure yung magiging panalo natin. Nakita ko rin kasi yung Saudi sa FIBA Asia Cup. Sa tingin ko, with this team, grabe. Tapos, nandito pa tayo sa atin. Kahit sino sa Asia siguro mahihirapan sa atin sa next round natin with the way na ganun ang attitude ng players natin. Nakatakdang mag-arap ang Pilipinas at Saudi Arabia sa August 29 sa Mall of Asia Arena. Dex Agustini, PTV Sports.